Hi guys, share lang namin sa inyo yung basic Arabic dito sa Saudi. Medical term. Common term na ginagamit ng mga nurses para sa pasyente. Para sa, sana makakatulong to guys sa inyo. Kung hindi man, eh wag na lang. Kung sisters, sister nga pala guys ang tawag sa mga nurses dito sa Saudi. Dahil lang, nurse tayo, magtrabaho tayo kasi bayan tayo. Breaking of body, let's start with Arabic. Introduce muna yung self mo kasi bagong nurse ka. Ikaw pala si Nurse Sarah Jane Estrada Procate. Paano mo daw yun yung Arabic te? Kasi ikaw si Nurse Sarah Jane. Papakilala ko in Arabic. Salamalaikum. Yun ang greet natin dito. Salamalaikum. Ana, Mamarida, Sarah Jane. Sarah Jane lang. Umulang yan. Ano Sarah? Sarah ang ano nila kasi yun ang kwan nila dito. Most common name ng mga Muslim. Sarah. Ana meaning number one. Ako. Mumarida. Nurse yun lang. Babae. Babae. Mumarid. Rajal. Lalaki. Lalaki. Kurma siya. Kurma ako kasi babae. Babaeng may asawa. Pag hindi married, sabi nila bent. Bent? Oh, walad? Bent din ang tawag nila doon sa batang maliit. Babae. Rajal, pag lalaki. Pag mga binatilyo, Muhammad. Pag batang lalaki, walad. Ano, shogul? Shogul work. Shogul, ibig sabihin work. Working here at PR. Ano, shogul mean tawari. Tawari horma. Horma kasi nila. Tawari harim. Harim nga naman pala ang tawari harim. Ang babae. Oo. Kung pag sabihin niya naman, bibigyan niyo siya ng injection. Yung ebra. Ebra ibig sabihin injection. Pero nabasa ko yung ebra is needle. Pero pag sinasabi mo naman sa kanila na ebra, naiintindihan naman nila na injection talaga. So yung actual ng pag dumating yung pasyente. Aywa opti. Aywa means yes. Yes, okti is sister. O ate. Kapatid. At yung parang tal doon. Opposite noon sa lalaki. Opposite is ako. Kuya. Aywa okti or aywa ako. Depende kasi kung minsan, pasyente. Pumupunta dito, dalawa, mag-asawa, babae or lalaki, na ganyan. Kaya kung sino yung nagano, aywa okti or aywa ako. Tapos ngayon, si Ibra. Fi Ibra fi means meron. Nung wala naman mafi. Mafi. Pag sinabi niyang mafi, wala. Aywa is yes, guys. Sabi mo yan. Kaya yan lagi ang kwan. So, ngayon, pag may injection siya, guys, sabihin mo, fi ibra. Fi ibra. Okay. Ibig sabihin, may injection. Kung walang injection naman, mafi ibra. Ebra. Dawa. Dawa means gamot. Tapos, pag meron naman siyang injection or mahalul, mahalul is dextrose. Oo. Fluid. Ang sagot ng tama. Thank you. Si dawa means gamot. Shrub means yung shrub te. Syrup. 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 Shrub. Syrup. Habub ang tablet. Habub. Habub is tablet. Habub din ang tawag nila sa mga pimples. Just to remind you guys, Makar area to guys. Hindi ko alam sa Jeddah or sa Riyadh, parehas ng Arabic. Arabic. Pero so far sa Riyadh na pinanggalingan ko at dito, pareho rin lang naman na habog din ang tawag nila sa pimple or habog din yung tablet. Pareho lang. Depende nga lang sa paggamit mo, kung saan mo gagamitin. Tisya naman hindi yung perfectly na ganun talaga. Pero naiintindihan naman kasi nila yung accent ng mga Pinoy. Kaya kung sabihin mo habog, hindi ko alam paano nila pinapronounce yung habog. Pero mas ano silang magsalita eh. Dawa, swero na tayo. Pag sinabi may swero, paano ka magsuswero ng pasyente? Okay. Tusukan. Gusto sabihin ko sa kanya na may swero siya. O, isus, yala, 9. Tatawagin mo siya, kunwari. Magigay mo siya. 9 is sida. 9 or noom. Minsan, 9 or noom. Noom or insida. Insida. Maraming term sila. Lay down. Depende kung ano yung noom din kasi nila ang tulog. Tulog. E, siyempre, pag matutulog ka, hihiga ka. Kaya yun ang kwa nila. 9. Nay, wala noom. Good nafas. Hinga ng malalim. Take a deep breath. Parang
yan sa English. So, dinafas, katir. Naalala ko yung ex-pag dito, guys. May langaw. Okay. Na. Balik tayo, guys. Di ba na-ebrano na? Na-injectionan nyo na si pasyente. Ngayon, kailangan ni doktor, sabi ni doktor, bigyan mo siya ng intramuscular injection. Ayun na si ate, syempre bago tayo, patay tayo dyan. Intramuscular, paano mo sabihin kay pasyente? Alam nga naman sabihin mo, patient, you have injection. Ako, patay tayo dyan, hindi nakakaintindi si pasyente. Kasi nga may lugar dito na purely Arabic lang talaga yung alam ng tao. Na natika, Pilipino talaga, kailangan natin mag-adjust. So tayo mag-a-adjust, tapos madali na naman yung mga Pilipino, kaya madali lang, talagang, madali lang silang mag-aral na makapagsalita ng Arabic. Kasi pinas ilang languages pati, more than 100. So kaya-kaya natin yan, guys. Madali pa. Ibra Fil-Adel. Fil-Adel o Fil-Adel? Fil-Adel o Fil-Adel? Fil-Adel o Fil-Adel. Intramuscular yung Ibra, injection intramuscular. Parang ganyan. Oh, tapos, syempre, Fil-Adel, Fil-Wara, sasabihin niya. Wara is mostly yun ang ginagamit ko naman, okay. Hindi dito likod, guys, sabak sa inyo, likod dito. Syempre, likod. Pero alam na nila pag sinasabi niya yung Wara, guys. Fil-Adel, sabi na niyan dito, Fil-Wara, Wara sa may likuran. Sa may likuran. Oh, ngayon, pumayag na si pasyente, na Ibra-Adel mo na siya, or nabigyan mo na yung intramuscular injection. Ngayon, tumawag si doktor, nag-doctor's order, sabi ni doktor, antibiotic. Bigyan mo ng antibiotic, skin test first. Patay na naman tayo dyan. Skin test po. Sir, skin test. Sabi niya, ganun. Ngayon, sabihin mo si pasyente. Paano mo sabihin si pasyente? Tatanungin ka ng pasyente ngayon. Siyempre, magtatanong yan. Normal takot, yan sa pasyente. Ako si pasyente, ano yan? Eshada! Oh, ano yan? Sabi niya, ano yan? Yan? Takot ako dyan! Oo. Ngayon, eshada! Paano mo i-explain kay ano? Ayan si Sam. Kukti, malish, hadi. Sabi niya, hadi is this is Tobar Asaseya, ang skin test. Octobar is test, Asaseya is allergy, test for allergy. Gabol anajib, hadi mudadhayawe, sabi niya. Before, I will give the antibiotic. Muna tayo si pasyente test, sinabihan mo na si pasyente skin test, sorry guys. Hadi, Octobar Asaseya, sabi ko ganyan. Yung nga yung Octobar Asaseya is test for allergy. Hi! Ay isang pruntong. Pruntong pag-aaral. Ngayon, na-skin test muna si pasyente. Okay na. Umayag na siya. Tumawag ulit si doktor. Patay na naman tayo. Ang dami. Patay na pa rin. Tatkat ng injection. Sabi ni doktor, bigyan mo siya ng ano, Clexane. Usually Clexane kasi subcute dito. Paano mo sabihin kay pasyente na meron siyang skin, ano, subcutaneous na injection. Sabi na naman ni Miss Okti, malish, fitani ka man, Ibra. Parating na lang siya na pamalish kay Okti. Oh, syempre, magmalish tayo kasi sorry. We're really sorry. Q, Okti, hadi tahat jild. Ah, si Ibra, fil tahat jild. Tahat. Guys, according lang yan sa aming experience, guys. Ah. Disclaimer agad eh. hindi namin sinasabing tama to lahat, pero ito yung usual na ginagamit namin dito. Tahat al jild. Tahat pero jil, pwede tahat pwede nang tahat jil na intindihan naman nila guys. Ayan, chinek pa talaga ba? Diba? Kasi yan talaga kaya barok. Barok yung ginagamit naming ano Arabic dito. Kaya yung iba masasabi bakit hindi ganito sa ospital namin, bakit hindi ganito yung term namin? Kasi nga yung sabi ko nga, depende sa province o depende sa area yung Arabic. Yeah. Diba, ano yung sa budra na yan? Yung budra, di ba budra? Budra is powder. Budra. Mayroon kasing mga injection tayo guys dito na magkahiwalay ang powder at meron siyang solutions. Yung bed is sarir. Usually ginagamit namin dito is sarir. Bed. Sa sarir, makikita mo may unan. Yung una naman, makada. Makada. Tapos ano pa? Syringes. Syringes tayo. Arabic niya, syringa. Syringa din? Or berwas. Oo, syringa or berwas. Dalawang. Mahalul. Automatic na naiintindihan nila ito na yon. Mahalo sure, pag sinasabi mo. Yung alcohol nga ite. Alcohol. Masha. Masha yung alcohol swab. Yan. Ito ang. Bukarte. Bukar guys. Nebulization. Pag sinabi meron siyang nebulization. Bukar. Ayan guys. Si Jean. Okay guys. Yun lang muna for now.
Comment down below na lang guys kung ano pang gusto yung malaman. Ano pa ba ang para namang ibibigay natin lahat at alam natin lahat. Pero, yun lang guys, mag-share lang kami ng